Alam niyo mga tol, walang perpektong anak. Hindi po ako naniniwala na meron pong perpektong anak. Nakita po natin yan probably sa inyong mga anak mismo, sa inyong mga kakilala, kaibigan, at siyempre sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nung kabataan po niya, makikita naman po ninyo sa panulat na ng diary ng dating Pangulong Marcos Sr. kung paano po siya nag-aalala sa kinabukasan po ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. Kasi nung mga panahong iyon, at aminado naman din po si Pangulong Bongbong Marcos dyan, nung siya po ay hindi pa po pamilyado, siya po ay easy go lucky, ika nga. Kumbaga sa kanya ang buhay, ine-enjoy niya lamang at walang particular na sense of direction. Yan ay hindi naman, huwag kayong masasaktan sapagkat napanood po natin yung Made in Malacanang at ako'y nag-agree doon sa inilahad ng tambalslos na director po doon at hindi rin naman maikakaila na talagang nung kabataan po ni Pangulong Bongbong Marcos, eh ganun nga. Pero lahat po kasi nagbabago. Isang pagkakataon na talagang nagpapakita ng kabutihan bilang isang anak. Ito pong si Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagbabago na kanyang nagawa nang siya po ay nasa sapat na gulang na. Partikular, nang sila po ay patalsikin dito po sa Pilipinas noong 1986 EDSA Rebellion. Ayokong tawagin po iyan na revolution kasi sa ating paniniwala, yan po ay illegal at hindi po yan naging makatarungan para po sa pagpapalit ng isang Pangulo ng Pilipinas. Doon, naipakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagiging isang mabuting anak para po sa kanyang mga magulang. Siya po ang talagang tumindig na mistulang isang panganay sa kabila ng siya po ay hindi naman panganay sa kanyang pamilya. Nanindigan po si Pangulong Bongbong Marcos para po sa kanyang pamilya at the rest is history naman. Sa katunayan, sa pamilya po ng Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamatapang na unang bumalik dito sa Pilipinas. Kung hindi po ako nagkakamali sa petsa, ay Oktubre 1990, unang dumapong muli sa ikalawang pagkakataon, sa unang pagkakataon matapos ang pagpapatalsik sa kanila noong 1986. Ito pong si Pangulong Bongbong Marcos, yan ay sa kabila ng mga kaliwat kanan na kasong maaaring po nilang kaharapin dito po sa Pilipinas. At ganun nga po ang nangyari. Kaliwat kanan ang isinampa pong kaso sa pamilya Marcos. At yan po, lahat hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, ang pinakamagandang pangyayari, syempre, sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nang makilala niya ito pong si First Lady Lisa Marcos. At dahil po sa pagkakakilala na yan, sabi niya nga, kay dating SILG secretary at dating senador Marohas, huwag mo babanggitin yung mga ginagawa natin noon. Ah. Although pabiro lamang po yun. Siyempre tayo pong mga kalalakihan, kung mga pagka may pagkapilyo ka, eh, alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng biro na yon. At doon, kinalimutan lahat ni Pangulong Bongbong Marcos nang makilala niya si First Lady Lisa at naging girlfriend niya ito hanggang sa sila nga po ay kinasal at nagkaroon po ng sariling pamilya. Simula po ng naging asawa niya, si First Lady, o naging asawa siya ni First Lady at maging ama sa tatlong anak, nakita po natin kung paano po nila pinalaki ng maayos ang kanilang mga anak, pagpapakita lamang na hindi ka makapagpapalaki ng isang mabuti o tatlong anak kung ikaw po ay hindi mabuting ina at ama sa iyong mga anak. O kaya yung mga ebidensya na sinasabi po natin na yan, ang siyang magpapatunay kung gaano po kabuting anak, kung gaano po kabuting asawa at kabuting ama, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Eh, pero siyempre, sa ngayon, mas malaki po yung ginagampanan niya bilang ama ng napakaraming mga Pilipino. 110 million plus po tayo ngayon at si Pangulong Bongbong Marcos ang tumatayo bilang ama ng bawat Pilipino. At hindi niya po tayo binibigo sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos, nakikita naman natin kung paano po siya nagpupursige na mapabuti ang kalagayan po ng bansa at ng bawat Pilipino. Evidence po iyan ng
napakaraming pagbabago sa panahon po ng kanyang panunungkulan, partikular sa ekonomiya po ng bansa kung saan tayo po ay sinubok. Ano ba yung sumubok sa ekonomiya po ng bansa at sa bawat Pilipino? Siyempre, yung COVID-19 pandemic. Hindi maikakaila na talagang nilugmok niyan ang ekonomiya, hindi lamang ng bansa po natin, kung hindi lahat po ng bansa sa buong mundo. Pero dahil po sa kagalingan ni Pangulong Bongbong Marcos, unti-unti po natin na o-overcome ang mga challenges na iniwan po ng COVID-19. Ayon po sa datos na nakalap po natin sa Philippine Statistics Authority, sa estimate po nila, tinataya, bagamat marami pa rin, na sa bawat 1,000 Pilipino, sa ngayon, 164 ang mga mahihirap. Pero, bago umupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang bilang po niyan ay mahigit po sa 200 katao. At nilalayon po ng kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos na maibaba po ito sa single digit. Ano? Hopefully, single digit or two digits. Napakalaking bagay po noon. Pumula po sa 1,000 ang ratio ng mga Pilipino at dito sa 1,000 na ito, maibababa sa less than 100 or even less than 10 ang mga mahihirap. E di napaka gandang balita po niyan na hindi na tayo mag-aalala na maraming mga Pilipino ang mahihirap sa kasalukuyan o sa mga susunod na panahon. Pero let's be realistic. Sabi nga nito pong si Secretary Arsenio Balisakan, nang siya po ay tinanong ng isang reporter, ang bawat Pilipino ba ngayong pamilya ay nakasisigurado tayo na merong kapagkainan sa kanilang Noche Buena? Sagot ni Arsenio Balisakan, ng ating NEDA Secretary, hindi naman yan maikakaila na marami pa rin pong mga Pilipino ang nasa kahirapan at sigurado na wala po silang handa sa kanilang Noche Buena. Pero ang gobyerno, tinututukan po sila. Ang kanyang sinalitang, ang kanyang ginamit na salita ay utmost attention, syempre ang ibinibigay dito po sa mga mahihirap po nating kababayang Pilipino. At yan ang tinututukan po ng kasalukuyang gobyerno sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man sila mag-agree na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang mabuting leader, isang may tunay na malasakit na Pangulo para sa Pilipinas at sa bawat Pilipino, ang katotohanan naman hindi nagsisinungaling. Ang mga ebidensya, ika nga ni Gasa Belgas, ay hindi po nagsisinungaling. Marami na pong mga kababayan po nating Pilipino, ang in particular sa kanilang programa o sa programa po ng kasalukuyang gobyerno, nagkaroon po ng sariling tahanan na hindi po nangyari sa mga nakalipas na panahon. Ito po sa pamamagitan ng programang 4Ps. Alam niyo po yung 4Ps, yung pambansang pabahay para sa Pilipino program, na ang layunin po dito ng ating mahal na Pangulo sa loob ng 6 taon ay makapagbigay po ng mahigit sa 6 milyong affordable na pabahay. Hindi po natin yan sinasabing libre sapagkat napakahirap naman kung ililibre na lamang lahat. Pero affordable, abot kayang halaga para po sa mga Pilipino na wala pong kakayahang bumili ng sarili po nilang bahay at lupa. Dahil po sa programa na yan ng kasalukuyang gobyerno is spearheaded by DSUD or Department of Human Settlement and Urban Development na pinangunahan po ni Secretary Acuzar. Sa ngayon, almost 2 million Pilipino na po ang nabiyayaan po ng affordable housing ng ating gobyerno, yan ay matatagpuan po ninyo sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. At ang isa sa talagang visible na ebidensya ay yung, kung kilala nyo po, ito pong isang PBBM vlogger, parang ang pangalan niya ay Angeles. Meron po itong YouTube channel at doon kinontent niya po yung isang unit ng pabahay dyan po sa, kung hindi ako nagkakamali, Caloocan or Quezon City. At na-interview po doon sa kanyang programa ang isang pamilya na ang tagal pong tumira, dekada, for almost 3 decades nakatira po sila sa tabing ilog
na every now and then wala po silang kasiguruhan sa kanilang kaligtasan, lalong-lalo na kung panahon po ng tag-ulan at merong bagyo. Pero dahil po diyan sa proyekto na yan ng ating Pangulo, masaya siyang nakikita na yung kanyang anak nakapaglalaro na ng hindi na kinakailangang bantayan. Kasi doon, kapag ka naglalaro, dahil yung kanilang lugar, nasa ilalim po ng mga bahay po nila, katubigan, baka malusot doon po sa ginawa lamang nilang tulay, napakadelikado. Pero dito, sa pabahay ng ating Pangulo, panatag na ang kanyang kalooban na nakakapaglaro na ng maayos ang kanyang anak at siya naman nakakapag-ayos bilang ina ng tahanan doon po sa pabahay na naipagkaloob sa kanila ng kasalukuyang gobyerno. Yan ang ilan sa mga ebidensya na kahit anong gawin po ng mga kritiko ng ating Pangulo at sinasabi nila na walang kwenta si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yan maikakaila. Marami din pong mga Pilipino ang sa ngayon talagang nagtatamasa po ng magandang resulta, partikular ng pagbisita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. Thousands of jobs na po ang na-create ng kasalukuyang gobyerno. Yan po ay dahil sa maayos na pakikipag-ugnayan ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa, partikular sa mga foreign investor. Nagawan po ng ating kasalukuyang gobyerno ang kaparaanan na magtiwala ang mga ito para po mag-invest dito po sa Pilipinas. Kasi napaka-restricted ng 1987 Constitution when it comes to investment dito po sa bansa po natin. Pero dahil sa pulisiya po ng ating Pangulong Bongbong Marcos in particular, yung mga basic services na ipinagkakaloob po ng ating gobyerno at the same time ng ibang mga pribadong kumpanya, sa ngayon, ito pong mga investor na ito ay pwede na pong magmay-ari ng mga ganyang servisyo o negosyo, 100% fully owned na nga po nila. Isang napakagandang naging hakbangin ng gobyerno para po itong mga foreign investor ay ilagak ang kanilang pamumuhunan dito sa ating bansa na nagresulta ngayon sa napakaraming trabaho. Perhaps may mga manonood po tayo na nagsasabi na sila po ay nagkaroon ng hanap buhay dahil po sa mga resulta ng pag-travel na yan ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, ang datos na sinasabi po ng Philippine Statistics Authority, ang employment rate po ng Pilipinas sa ngayon ay napakataas kumpara sa mga nakalipas na taon. Nasa 95% po ng mga Pilipino ngayon ang meron na pong sariling hanap buhay. Pero siyempre, kung figures ang pagbabasihan po natin, ang 95% ay bagamat mataas, pero mataas pa rin naman yung bilang ng mga walang hanap buhay. Kasi 110 million Pilipinos mahigit po tayo. At kung titingnan po natin yung 95% na yan, probably ang estimated unemployed Pilipinos ay nasa more than 2 million. Kaya marami pa rin talagang challenges na kinakaharap ang ating gobyerno sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun pa man, yan po ay nakikita at kinokonsidera ni Pangulo hindi lamang sa kasalukuyan kung hindi kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Isa sa magandang ebidensya din ng mataas na employment rate ay ang datos naman partikular sa wala pong hanap buhay. Sa mga Pilipino na wala pong hanap buhay, o for almost 2 decades, huli po natin naranasan ito sa panahon pa ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, sometime in 2004 or 2005, ang unemployment rate medyo bumaba noon. Pero makalipas po ang mga pagsubok sa mga sumunod na taon, tumaas po ang unemployment rate sa Pilipinas. Pero ngayong 2023, ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority, muli po nating nakamit yung porsyento na yan, katumbas o mas mataas pa doon po sa 2004 or 2005 data. Ngayon, ang mga Pilipino na wala pong hanap buhay, syempre, bagamat million pa rin, pero mas kaunti po kung ikukumpara po sa mga nakalipas na panahon. Napakarami pa po natin pwedeng pag-usapan na pwede po nating sabihin
na ito ay dahil po sa mabuting pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, ire-reserve ko na lamang po sa inyo ang mga detalye na yan. I-share po ninyo yung mga napag-usapan po natin at sa ibang pagkakataon, tatalakayin po natin yung mga magaganda pang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan at yung mga kanyang programa at plano na ninanais sa hinaharap. Balik po tayo dito po sa titulo ng ating programa, Isang Mabuting Anak. Napatunayan po natin, hindi naman siguro ganyan kaganda yung resulta ng kanyang pamilya kung hindi niya na-experience ang isang pagiging mabuting anak. Ganun din naman ang kanyang pagiging mabuting ama at asawa. Ang pinaka-ebidensya kapag ang isang tao, ang isang lalaki ay mabuting asawa at higit sa lahat, mabuting ama kapag kabuo ang pamilya. Pasensya na kayo sa mga broken family po rito. Pero yan po ang hindi maikakaila na katunayan na kapag buo ang pamilya mo, nagpapakita lamang ito, buo ang pamilya mo at mabuti ang iyong mga anak, nagpapakita lamang ito na ikaw ay isang mabuting ama at asawa sa iyong pamilya. I don't want to compare Pangulong Bongbong Marcos to someone else, but for this particular topic, gusto kong bigyan ng emphasis na si Pangulong Bongbong Marcos, isang mabuting anak, isang mabuting asawa, isang mabuting ama, higit sa lahat para sa aking paniniwala, isang mabuti at napakagaling na pinuno ng bansa po natin. Maraming maraming salamat.